Hello everyone, this is Gian and I'm back for another vlog. Today, Friday, May 10 is inayos ko yung wiring at ito na lang kasi yung kulang dito sa Vespa dun sa JS Man of Rear Disc Conversion. In-improve ko yung wiring para mas safe yung operation and ginawa ko lahat ng wiring na papasok dito sa loob ng handlebar. And gusto ko naka-split loom lahat ng wiring. Kung makikita nyo, naka-core plus kasi lang yung isang wiring dito, pababa. Ito yung wire ng aux light. And ito naman, wala rin siyang split loom. And ito naman yung pababa, papunta sa fuse. Ayan. So, although matibay naman tong wiring na to. So, para mukhang mas malinis lang talaga, ay nilagyan ko to ng split loom. Kasi yung ginawa ko rin, ako rin gumawa ng ano nito, yung SIP gauge, naka-split loom to hanggang sa makina. So, ayan, mas malinis na siya tignan. And, ayan, ito rin, talagyan din natin yan ng split loom. And then, hihinangin na natin yung JST connector. So, ayan, pinutol ko na yan. Ito yung paraan ng paghinang na ginawa ko. So, mabilis lang to, hindi ko napapatagalin. At yan, ay yung standard na pagwa-wiring. So, hilig ko kasi rin yan mag-electrical dahil electrical engineer yung tatay ko. Marami na akong natutunan simula nung bata pa ako sa paghinang at iba-iba pa. Pagka nanonood ako sa tatay ko, pagka may ginagawa kaming electrical sa bahay. Na-waterproof na rin natin ito at nilagyan na natin ng silicone bago natin ilagay yung shrink tube. So, hindi ito mapapasok man ng tubig. Yun, maganda kung magwa-wiring kayo ng aux light is hinangin nyo. Yung hindi yung pinalupot-lupot mo lang, yung inigot-igot mo lang. Para kasi ito, pagka meron vibration, ay pwedeng lumuwag or pwedeng uminit. So, yan, split loom ang meron pa rin para mas malinis. Kung makikita nyo, ayan, lahat ng umakyat na wire ay dapat ay protektado dahil habang iniikot mo yung manibela ay syempre gagalaw-galaw yan. Ito naman ay minodify ko para lang din sa aking sariling convenience kesa nakahang yung cover dun sa tap-tap switch or dun sa capacitive switch na nailagay nung kinabit yung aux light. Para mas madali mag-maintenance, gusto ko binubunot na lang yun para mas madali mag-bleed ng preno at hindi istorbo yung yung top cover. Mas madali magtrabaho. Ito naman kung makikita nyo ay yung minodify naman na capacitive switch. So ayan, may connector na siya, naka-ready na rin. So pa-plug mo na lang. So ito nga, naka-plug na yung SIP gauge, naka-plug na rin yung sa switch. So mas madali. So naibalik na natin lahat. Mag-fitment check tayo kung nasa tama ba itong butas, kung aligned ba lahat. Successful naman itong rear disc conversion. So yun, abangan nyo na lang yung gagawin kong full video and for your reference kung mag-upgrade din kayo. So lalagay ko to sa YouTube at dito rin sa Facebook. So yun, medyo busy lang din and hindi pa sure kung kailan pa makakapag ride. So yun, ride safe everyone and God bless.